Next natin pag-uusapan, Christy McGarry. Anong kulang sa kanya para manalo ng corona? Kasi kompleto na to eh. So, feeling mo ano pang kulang? Christy McGarry. Siguro kagaya din ng ibang girls. Si Christy kasi, extraordinary ang face ni Christy. Very alta. Talagang pang runway model-ish yung talagang beauty ni Christy, no? So I think she needs to shy away herself from that runway model, pang Vogue, pang international yung dating. Kailangan dumating si Christy, may namamatay ng power. Sige, ayan. Kailangan mag-arrive yung beauty ni Christy, pang universal, no? Kailangan lumayo siya dun sa runway model. Ayun, namamatay ulit. Kailangan umalis siya dun sa runway side na yun at maging beauty queen like ang dating ni Christy. Kasi marami namang mga girls international na model-ish like, including Catriona, she started as a model, no? Pero na-transform nila si Catriona into a beauty queen material. Kailangan din yung relatability, maging makamasa. I don't know how Michelle D was able to bank herself and maging bankable sa masa, pero nagawa niya yon. So I hope Christy can also do that. Relatability, no? I've watched her interview with Adam Henato kahapon, and nakita ko yung mga side comments ng mga tao na yun nga, hindi masyadong relatable si Christy. So sana ma-improve yung aspect na yon. Since friends naman sila ni Michelle D, and I think they have the same set of friends as well, diba? So, try nila na maging relatable si Christy. But I'm so excited kasi yung itsura ni Christy talagang lalamon sa stage talaga. Talagang imagine 5'11 with that beauty and that skin tone. Napakaganda. I'm so excited. Kayang-kayang lumaban internationally talaga ni Christy, eh, no? So, we are just yet to see kung siya talaga yung mag-number one sa listahan ng mga judges. Pero gaya ng like ko sinasabi, pang top 5 caliber si Christy, pang international. As in, international na yung pinag-uusapan natin. Imagine, nanalo na siya ng first runner-up sa Miss Intercontinental noong 2015. So, after so long, what else can she do, no? Sa nalalapit na Miss Universe Philippines. So, kailangan ang trabahuhin ni Christy ay yung pagiging relatable niya sa competition. So, ano ba ang kailangan? Hindi ko alam kung anong ibibigay ko kay Christy para maging relatable. Yan. Ayan. Kailangan. MX3. Ganon. MX3. Ang gamot ng masa, di ba? Pasensya na guys, maingay dito. May kinoconstruct sa bahay. Wow. Kahit linggo may construction kasi nga, wow. Ngayon pa lang gumunan. Nakakaloka. Ayun, nakakalo. May pa-construction. Napakasikip kasi. Ayun. Ano nga yun, MX3? MX3 kay Christy McGarry. Gini-giveaway lang kasi yan eh. Oo, ayan. Sabi ni Mike Vidal, hi Doc, ano po specialty niyo? Internal med po kayo. Good luck sa kababayan ko mamaya, Alexi Brooks. Watching from Indiana, USA. Hi, guys, again, please do like my own pageant vlog, Dr. Z530 or Dr. Z. Ayan, hanapin nyo na lang ako sa mga commentaries. Dr. Z530 ang aking YouTube vlog. I started it last night. To answer that, Mike, I'm an internal medicine doctor. Medtech ang aking pre-medicine. And next year, mag-subspecialize ako. Hopefully, nephrology po ang isa-subspecialize ko. Ayan. Pero, for now, Miss Universe muna ang specialty natin. Oo, MUPH muna. Mag-pageant muna tayo for 2024. 2025 na yun. Mukhang duguan na naman sa utak yung gusto mong tahakin, do? Yeah, duguan na naman ang tatahakin ko. Pero, for now, let's enjoy muna. Internal med po ako. Full-time doctor. May mga times lang na ganito. This is our passion. So, ang hirap palampasin ng ganitong pagkakataon na, alam mo yun, quality girls, nagsabay-sabay. Kaya sabi ko, sige na nga, ako ay magsa-start na ako ng aking pageant vlog this time. Kasi grabe yung caliber ng girls this year. Kasi naman, sa mga hindi po nakakakita kay Doc before, lagi siyang nag-guest kay RJ. 2020 pa, 2021, nakakasama ko siya sa live.
Pero ngayon talaga, naano na rin siya mag-vlog. Actually, nauna pa nga siya mag-comment-comment sa akin kasi sa channel na RJ eh. Siguro sa channel na RJ, 2022 lang ako nag-comment or 2021. Pero si Doc, matagal na talaga. Siya ang original na angel ni RJ. Yes. So, may group kami ni RJ kasi, ang Team Unit. So, may mga set of friends kami. Tapos, parang RJ invited me one time. Tapos sabi ko, sige, go lang. Sabi ko. And then, ayun nga, every time I would appear or guest, ang ganda ng mga comments ng mga tao. Sabi nga ni RJ, mag-start nga ako ng vlog. Parang every year, lagi sinasabi ni RJ yun. This year lang talaga ako pumayag. Sabi ko, sige, mag-start na ako. And, guys, hindi kami magkakalaban nila Sir Gaisel, nila Mama Sam, nila RJ. Friends kami lahat and iba-iba naman kami ng mga atake. Atake. Oo. Iba-iba guys, kami ng mga content or iba-iba kami ng mga ano, kaya si Doc said, grabe talaga, parang si RJ din sa Doc said, kaya lang may mga ano, may medical ano information tayo nalalaman. Oo. May mga pariseta tayo. Oo, oh, diba? Nakakaloka yung nag-construction dito sa bahay. Hindi ako makakonsentrate ng ingat. Pero ayan, maraming salamat. Ano? At syempre, last but not the least natin pag-uusapan, ano ang kulang sa babaeng ito? Ano pa ba ang kulang? Atisa Manalo. Nako, lagi sinasabi, no? Atisa Manalo, mananalo for this year's edition. Alam mo, I'm very, very excited to see Atisa later. Ito na yun, guys. Yes. So long, almost 6 years in the making before she finally said, yes, I'm going to Miss Universe Philippines. And I'm so happy na hindi siya masyadong pinahirapan ng kanyang province, Quezon province. Talagang, bakit pa naman natin kailangan mag-held ng pageant sa Quezon province? Kung alam naman natin na a quality caliber like Atisa Manalo no can represent Quezon province. Anong kulang kay Atisa? I think ano lang talaga, proper styling, no? Proper styling kay Atisa para mawala dun sa Miss International vibe. Kasi yun yung laging dinidikit kay Atisa, eh, no? Talagang very Miss International caliber yung itsura ni Atisa. Pero, guys, ginugulat tayo from time to time ni Atisa sa mga photos niya, sa mga photoshoots na nire-release nila very recently. Si Catriona Gray, naalis niya yung Miss World look niya. Natanggal yun at talagang nag-transform siya into a Miss Universe material. This time around, I think that's what they're doing. No? Team Atisa is doing their very best to make her look Miss Universe caliber candidate. And we are so, so excited for Atisa. I'm also a fan of Atisa. She's not my sentimental favorite. Lagi ko sinasabi yan. Pero si Atisa ang talagang pinaka-inaabangan sa competition na to. No? She's the biggest name in this competition. Kung ihahalin tulad natin sila sa laban ng MUT last year, parang Christy is Vina and Antonia is Atisa of this edition. No? So, tignan natin if we are ready to send a caliber like Atisa. And ang laki ng pressure talaga for Atisa this year because she's the biggest name in this competition. Aminin natin o hindi, Atisa is really the biggest name in this competition. And parang ikakabit na yung Miss Universe Philippines 2024 kay Atisa sa pageant na to, no? Kasi siya yung pinakamalaking pangalan na bumalik sa ano sa competition na to. Proper styling. That's what we need from her. Proper styling. Alam mo, ang dami ko narinig about her team on how they're preparing. Talagang magkakaroon ng trademark na lakad si Atisa. Talagang yung styling niya. Magkakaroon ng all touches of Atisa talaga. And sobrang excited ako. Wala pa ako masyado nakikita. Pero yung mga narinig ko lang from her team because I have a close friend inside her team. And narinig-rinig ko lang. Sabi ko, nakaka-excite naman. Nakakatuwa namang marinig how she's preparing for this. And mismong sila ang nagsasabi na 2.0 talaga ang Atisa na makikita natin this year. So, you know, if Atisa made it as first runner-up in Miss International 6 years ago when she was just 19, 20 years old, what more can she do ngayon, no? Na she gets experience. I think it's the best time for her. And kung manalo si Atisa, guys, let's just support her and give her our 101% pagdating sa Mexico, no? Pero yun nga, kailangan patunayan ni Atisa that she's the best girl to be sent
to Mexico this year. Ayun. Ayun. Sana mawala lang yung ano, Miss International vibe sa kanya. Vibe. O kaya Miss International prototype ba yun? Miss International prototype. Oo. Sana mawala yun. Pero, to be fair, kaya Tisa, yung mga nilalabas niyang photos ay mga fierce-fierce na hindi na sweet-sweetan. Yung mga lumalabas ngayon, yung mga bago this week, so, hopefully, masustain niya hanggang sa dulo. Kasi pag may lumabas na sweet yan, nako, ma-international na naman to. Totoo, so, oo. So, ano, ang ibibigay natin kay Tisa ay Silly Marine. Ganon. Oo, para, ano, parang sa kanya. Para mas spice ang kanyang ano, Silly Marine po, ganon. Ayan, lahat sila may gamot, ha? May mga ititigot mo diba? Lahat. Huwag na kayo kumarte, di ba? Wala, grabe yung mga pag sinasabi mo yung mga gamot, nakakaloka, magtatanong muna, ano yun? Mapapaganon kasi yung, sila yung nakakaalam at saka, grabe, nakakatuwa si Doc, di ba? Nakakaloka. Marami talaga natuwa dito sa iyo, oh.